So ayun, check. Bali, ibang araw na to. At bali, na-testing ko na yung ginawa ko dun sa panggilid. Gaya nga nung nakita nyo na yung clutch, ginawa kong stock lang. Yung sa stock lang dati ng MXI. Tapos, ang ginawa kong clutch spring sa kanya ay 1,000 RPM. Tapos, yung center spring niya, bali, yung 1.5 pa rin na pinalit ko. Bali, yun yung pinalit ko. Bali, ang gagawin ko ngayon, lilinisin ko yung panggilid. Tignan nyo kung makatama yung gagawin ko. Pagka hindi tama, comment nyo na lang dyan. Tapos, ito yung nangyari nung tinesting ko yung ginawa ko doon. Bali, may nangyaring aberya. Bali, ito, papakita ko sa inyo. Pag ito, kalas. Pag kalas, swerte. Less flex. Teka lang, binibilis ang mo eh, dahan-dahan na daw. Hindi, ito ka lang. Ito ang na, hindi mo nakakarapag yung tagpahin. Ilan ba yan? Kita ba yung log niyan? Video ko. Dadaan lang. Ayun na. Kalas. Kalas? Kalas? Kalas yun? Kalas lang? Nung pinadya ni Kuya Billy, nung nandun pala kami sa may kalsada, sabi baka daw sabog. Eh di tinulak na ako, pupunta dun sa kanila. Tapos, tinanggal namin yung ano, tawag dito yung cover para makita yung sa pulley. Ang ano doon, pagka nakakalas, buenas, hindi sabog. Bali, ano lang, parang hugot lang yung ano, yung pulley, kaya ayaw umandar. At yun, sa awa naman ng Diyos, hindi siya sabog, kumalas lang yung nut. Bali, kakapadyak daw yun eh. Tsaka nilagyan na ng thread lock. Ngayon, lilinisin ko uli. Ang gagawin ko, higpitan ko na yun. Yung sakto lang naman, hindi yung higpit na pangsira. At yun, let's go. Linisin na natin yung panggilid. Let's go. So yun, check. Tamang voice over lang tayo dito sa point na to. Dahil napakaingay dyan. Nagpapaangat kasi kami ng tubig. Ang ingay ng motor. At eto. Gamit lang kayo ng ano ng T-range na 8 tsaka G's, yan ang kailangan diyan sa panggilid ng MXI para matanggal yung cover. At yun, medyo mainit pa kasi niyan eh, kaya bubuksan ko muna siya para naman medyo lumamig-lamig ng konti kasi ginamit ko yan kanina bago ko kalasin, kaya mainit pa. Tamang ano lang tayo, pass forward. Wala eh, kung hindi nagpapakit ng tubig eh, hindi ko naman nabo voice over to eh. So yan, bali mainit pa siya ng konti. Ginamit ko kasi bumili ako nito. Pang linis ng panggilid, pero ang gagawin ko, sabon muna, baka sasabonin ko din siya. Mainit pa eh. So ito, napakadumi. Linisin natin yan. Pag kayo matanggal, gamit tayo nito. Brake cleaner. Palamigin ko lang konti, tapos kakalusin ko na yung ano. Pulley drive pace, torque drive bell. Let's go. Ayun o, makikita nyo, dahil kumalas o, nagkaroon ng mga gahi-gahi ito. Tumama na dito sa may ano. Nandiyan. Sa mga gilid-gilid nyan. Ayun. Buti na lang, pinatay ko agad yung makina, tas hindi ko na ni-rev para hindi na siya umikot-ikot. Buti na lang, ganyan lang ang nangyari. Pero tignan nga natin kung na-oblong.
gaano. So, yon, check, check, check. Ayan, unahin na natin tong crankcase. Bali, lalagyan natin siya ng konting brake cleaner kasi ayaw umepekto nung binili nating degreaser. Apo, tama, nagrarami yung mga sinasabi ko. At yan, ito pa ang isa, TikTok shop lang yan, yung brush na yan na nilalagay sa, ano, sa power tools. Medyo napadali ang ating trabaho. At ito na, nalinis ko na siya. Hindi ko na pinakita sa inyo. Basta, ginamitan ko lang siya nung sa brake cleaner. Tapos, yung mga o-ring nung sa torque drive. Tsaka, basta yung mga o-ring, hindi ko siya, inano, sabon lang. Para hindi magato. At yan, medyo nalinis ko na siya. At ipapakita ko na lang sa inyo dito kung paano lagyan ng grasa. Na napanood ko lang din naman na i-apply ko, titignan ko kung sanay ako, kung matututo ako. Eh ganoon naman tayo eh. Manonood lang tapos gagayahin lang natin. Huwag na kayong mag-ano, talagang ginagaya lang natin lahat. Ito yung tinatawag na DIY. At ayan, medyo ayaw matanggal eh nung ibang ano eh, itim-itim eh. Yan, ginamitan ko lang din ng brush. At let's go, lagyan na natin ng grasa para makita nyo. So, ito na. Assembly na natin tong torque drive. Na lagyan na natin ng grasa. Yun, kung makikita nyo, may mga o-ring. Hindi ko siya inanuhan ng brake cleaner. Bali, parang konti-konti lang. Malinis ko lang siya ng medyo very light. Para naman umayos ang kanyang takbo. At yan, gamit tayo ng grasa na ano, na tawag dito, high temp kung tawagin. Unahin na natin tong sa torque drive. Yan, makikita nyo kung paano ko lagyan. Na napanood ko lang din. Basta ang technique daw dyan, wag lang sosobra ng lagay. Para walang, kunyari pag-ikot, walang tumalsik sa loob na mapunta dun sa belt na maging cause ng tinatawag nilang dragging. Ayan o, very very light lang. Para naman hindi masayang ang ating paglinis. Sundin lang ang mga nauna. Wala namang mawawala eh, di ba? Ayan, layo natin yung belt. Baka maisipan natin lagyan ng grass eh. At yan, sa may loob, lagyan din natin ng konti para ismooth ang kanyang pagpasok. Baka kung ano-ano iniisip nyo. Pagpasok nung, ano, nung male sa female. Ng torque drive, syempre. And kung makikita nyo, ha, konti-konti lang muna ako maglagay. Kasi meron tayong lalagyan dyan na medyo madami. Na hindi naman kakalat kasi magkakaroon siya ng takip. At yan, hawak ko ang male. Hindi ko alam nga kung tama ha. Ayan ha, ang male na torque drive. Ayan, lagyan natin sa loob. Nang very light lang naman yung alam nyong hindi tatalsik. At pagsamahin na natin ang, ano, ang male at female na torque drive. At ikakabit na natin ang kanyang, ano ba tawag doon? Parang mga pin. Yan, ilulusot natin doon sa may ano, sa may ilalagay natin doon sa may butas. Tatlong piraso yan eh. At ito na 'yung sinasabi ko sa inyo na ano, na medyo lalagyan natin ng madami na ano, na high temp na grasa. Kasi may sleeve naman 'yon eh. Papasukan natin ng sleeve mamaya yan para alam ko sa ano yun eh, sa center spring, yung kakabitan ng center spring. Ayan, lagyan natin dyan. Naglag pa nga yung isa. Bali, napanood ko lang din yung mga ginagawa ko dito. Ina-apply ko lang din.
Mag-comment kayo dyan kung tama ba o mali yung ginagawa ko. At yan, lalagyan na natin ng medyo madami. Ayan, dyan. Kasi para maganda yung play niya. Kumbaga, hindi mauubusan ng grasa, medyo matagal tayo bago magpalit. Bali, sa susunod na linis na lang ulit. Mga ganun. 2 months, ganun. Tama ba? 2 months? Mga 1 month. Na, ilalagay ko na yung ano, yung clutch assembly. Bali, nagpatulong ako sa airpot ko kasi tigas nung center spring eh. 15 RPM. Medyo naano tayo dyan. Nahirapan tayo kaya nagpatulong na tayo kay airpot. I-next na natin dito yung ano, yung pulley. Lalagyan din natin ng grasa yun ng very light. Eto na. Dito naman na tayo sa may pulley. Ayan o, dyan lalagyan ng grasa yan ng very light. Yung parang mapuno lang yung mismong loob na yon, nakapantay lang din. Kasi lalagyan nung sa ano yan eh, parang may pinapasok dyan eh. And bali, konti-konti lang para hindi kumalat. Medyo ano tayo nyan eh, nalilito na tayo. Dapat kasi ang gagawin ko dyan, papanoorin ko habang gagawin, pero pilit ko na lang tinatandaan yung mga napanood ko. Na sana naman eh maging successful, hindi yung may maging aberya. Kasi mahirap yan eh. Imbis na makatipid tayo eh. Tawag dito, lumala pa ang gastos. At ito na, lagyan na natin ng grasa. Ayun at tignan nyo yung mga nilalagay ko ah. Konti-konti lang, hindi isang wataw. Ayun, pagkatapos lagyan to, i-assemble na natin, ilalagay na natin yung mga bola nya. Tinandaan ko lang din kung ano itsura nung kinalas ko para pag kinabit ko, hindi tayo pamali-mali. Let's go! Masusunod na neto, ikakabit na natin dun sa kanyang, ikakabit na natin dun sa motor. Tas eto, lagyan din natin ng very light kasi may ipapasok tayong parang ano dyan. Malaking washer, mahabang washer. Kailangan din lagyan yan at dito rin sa may torque drive para medyo smooth ang kanyang pag-ikot kahit na nilagyan na natin dun sa loob. Kasi alam ko bandang dulo lang yun eh, hindi siya aabot dito sa may tornilyuhan. Kaya lagyan na rin natin yan ng kahit konti. At sunod na neto, isasalpak na natin. At medyo mahaba na naman ang ating video. Ayan, nasalpak na natin yung pulley tsaka yung torque drive tsaka bell. I-assemble na natin sila at i-testing natin ng konti kung aandar pa ba. Aandar yan syempre, wala naman tayong maling ginawa eh. Pero kung may mali akong ginawa, i-comment nyo na lang dyan sa baba at baka tatapusin ko na rin tong video na to. At alam kong medyo mahaba na. kaya lang naman din ako nag-video ng ganito para sa memories ko. At hindi naman din ako nakapagpaliwanag ng maayos kasi nagdi-DIY lang din naman tayo. Ayoko magmarunong. At yun, papaandarin ko lang to at isasara ko na rin. Maraming salamat sa panonood at kung gusto nyo mag-subscribe, yeah, mag-subscribe kayo dyan sa YouTube channel ko. Meron din ako sa TikTok na ano, na IJL Vlog, tsaka sa Facebook na IJL Vlog din. Kung may free time kayo, pwede kayong bumisit. At yun, dito ko natatapos ng itong vlog na to. Like, comment, share, and subscribe. Nabubulol pa nga. And peace. I'm out.